Lusot na sa kamara ang panukalang magbibigay ng proteksyon at dagdag benepisyo para sa mga manggagawa ng media. Alamin natin yan sa ulat ni Rod Lagusad, Rise and Shine Rod. Ilang taon na rin nagtatrabaho bilang reporter si Red. Nagsisimula at nagtatapos ang kanyang araw sa paghanap ng balita. Unang inano ko is nag-check ko ng social media, and then I check Viber, and then also check sources. Kung merong mga important events, I'll tell the desk na pupunta ako sa ganitong location, and then i-cover ko yon. Lalo na ngayon, anya na marami na ang physical o face-to-face coverage. Ayon kay Red, importante ang panukalang batas na nagbibigay protection at dagdag benepisyo sa mga kawanin ng media. Normally, ang mga media workers, nasa frontline din yan eh. We are also frontliners din na parang sumusog din tayo sa panganib, and minsan hindi tayo nabibigyan ng parang compensation sa ating ginagawa in the frontline. So I think very important itong Media Workers Welfare Bill kasi it would value us media practitioners na rin. Ang naturang panukala ay pasado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara. Sa ilalim ng House Bill 454 o ang Media Workers Welfare Bill, ang mga media workers na nagtatrabaho sa mga private media entities ay entitled na sa pagkakaroon ng overtime pay, night shift at iba pang uri ng mga compensation sa ilalim ng Labor Code of the Philippines. Kasama rin dito ang mga karagdagang insurance benefits, pagkakaroon ng security of tenure at ang mga empleyadong naka-6 na buwan na ay dapat nang maging regular. Nakasaad din sa panukala ng mga kawanin ng media na magre-report sa mga mapanganib, disease-infested areas o mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity o emergency ay dapat makatanggap ng hazard pay na hindi bababa sa 500 pesos kada araw. Sa bahagi ng National Union of Journalists of the Philippines, magandang development ang pagkakapasa ng bata sa mababang kapulungan. Tama naman, no, panahon na para din mabigyan ng protection talaga yung mga media workers, no. Marami kasi sa mga newsroom ay yung safety ng journalists sila ay minsan parang hindi masyado nababantayan or hindi masyadong nabibigyang attention. Maganda rin anya na naisama dito ang pagkakaroon ng minimum compensation sa mga kawanin ng media. Samantala, nanawagan din ng grupo na sana ay matingnan ng Kongreso ang decriminalization ng libel at ang pagpapabilis ng paggulong ng mga kaso ng mga pag-atake at pagpatay sa mga journalists. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.